Let us all stand for the entrance hymn. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon, Father. Today, we celebrate the memorial of Our Lady of Guadalupe. As we celebrate this Holy Mass, let us pray and remember for those who are children that they are abandoned. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have gravely sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever-Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Let us pray. O God, the Father of mercies, who please your people under the singular protection of your Son, Most Holy Mother, grant that all who invoke the Blessed Virgin of Guadalupe may seek with ever more lively faith the progress of peoples in the ways of justice and of peace, to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Zechariah. Sing and rejoice, O daughter Zion. See, I am coming to dwell among you, says the Lord. Many nations shall join themselves to the Lord on that day, and they shall be his people. And he will dwell among you, and you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. The Lord will possess Judah as his portion and his holy land, and he will again choose Jerusalem. Silence, all mankind, in the presence of the Lord, for he stirs forth from his holy dwelling. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, you are the highest honor of our race. You are the highest honor of our race. Blessed are you, daughter, by the Most High God, above all the women on earth. And blessed be the Lord God, the creator of heaven and earth. You are the highest honor of our race. Your deed of hope will never be forgotten by those who tell of the might of the God.
You are the highest honor of our race. Please all stand. Alleluia. With you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what is spoken to you by the Lord will be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once again, good afternoon, my dear brothers and sisters. As we celebrated the Feast of Our Lady of Guadalupe, kung titingnan po natin, ang mahal na ina ay nagpakita sa isang lalaking o Indyanong Aztec sa Tepeyac, Mexico. No? Ang ating mahal na ina ay nagpakita sa kanya na kung saan, nung panahon na iyon, ang mga Kastila ay naroon yung pag-usig sa mga tribe ng mga Indyanong Aztec. Pero, nung nagpakita ang mahal na ina, na kahit anong sabihin ng mahal na ina kay Juan Diego, na kung saan natin i-celebrate noong December 10, ang kanyang kapistahan, sinusunod niya ang kagustuhan ng mahal na ina. At kung titingnan po natin at susuriin po natin ang imahe na, o yung larawan ng Our Lady of Guadalupe, ang mahal na ina ay buntis. That time, sabi po, no, some of the commentaries, yung panahon na iyon ay legal ang abortion. Kaya nagpakita ang mahal na ina na buntis, na siya ang totoong ina ng Diyos. Pinapahalagan niya yung buhay. Kaya kung titingnan po natin, kailangan po natin ipagdasal ang ating mga anak. Kaya kung titingnan din po natin, ang buhay po from womb to tomb, no? Para sa tiyan pa lamang hanggang pagkamatay po natin. Yun po ang buhay. At para sa ating mga kapatid na naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at sumusunod, ano ang kahulugan ng buhay para sa inyo? Ang buhay ay napakahalaga. Yan ay biyaya ng Diyos. Kaya lahat ng mga ina, saludo po kami sa inyo. No? 9 months ninyong dinadala ang inyong mga anak sa inyong sinapupunan. Pahalagahan ninyo, sapagkat yan ay regalo, isang gintong regalo ng ating Panginoon para sa inyo. Kaya, kung titingnan po natin, laganap na po ngayon yung abortion. Bakit? Sapagkat kung titingnan po natin, pabata ng pabata
ang nabubuntis. Why? Wala nang guidance ng mga magulang ang mga bata. At nagiging matigas na ang kabataan ngayon. Kaya they want to experience more. Kaya mga magulang, lagi nating subaybayan ang ating mga anak. Sapagkat kung titingnan po natin, hindi nila nauunawaan kung ano ang kahulugan ng pagbubuntis. Kaya isang paalala po ng ating mahal na ina ngayon na kailangan po natin pahalagan ang buhay. Pahalagan kung saan yan ay regalo ng ating Panginoon. No? Kaya ngayon, isang pakikipag-ugnayan din po sa atin na kung saan tayo ay naghahanda ng Kapaskuhan. What is the real meaning of life for you, my dear brothers and sisters? Ano yung tunay na kahulugan ng buhay? Diba, ang buhay, ibinigay sa atin ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Ano pong dapat natin gawin? Treasure yung buhay na iyan at pangalagaan natin. At yung buhay na ito, para magkaroon ng kahulugan, kailangan po natin ibahagi sa ibang tao. Yun naman po ang kagustuhan ng ating Panginoon. Pakikibahagi, pakikiisa sa kanyang misyon. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon ng kapistahan at ginugunitan natin ang mahal na Guadalupe. No? Na alam po natin na tayo o karamihan po sa atin ay naniniwala sa ating mahal na ina. Na ang ating mahal na ina dinala ang ating tagapagligtas ng siyam na buwan. Ang ating mahal na ina ay malinis. Kaya kung titingnan din po natin, the first tabernacle ay ang ating mahal na ina ayon sa CCC. No? Siya ang unang tabernakulo doon nakalagak ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mamaya, no, pag-isipan natin, pagnilayan natin, at mamaya tatanggapin natin ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At tanungin natin ang ating sarili, do I really, o ako ba ay totoong tatanggap sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo upang manirahan sa aking pagkatao at maisabuhay ang kanyang turo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. For those with envelope offerings, you may drop them at our collection baskets. Lord, we gather today in your hearts, we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O let us all stand. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church.
Receive, O Lord, we ask the prayers of your people with the sacrificial offerings that through the intercession of Blessed Mary, the mother of your Son, no petition may be unanswered, nor request be made in vain through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly even the earth's ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you look on the lowliness of your handmaid, you gave us through her the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of all. Heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, upon of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which he poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Archbishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection,
and who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that to the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints you have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Amen, amen, amen. Let us all stand. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress. Ask for the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please kneel. Behold the Lamb of God. Behold whom he takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
Our second collection is intended for the continuing development of the parish and national shrine of St. Padre Pio. Thank you for your generosity. Let us all stand. Let us pray. As we receive this heavenly sacrament, we beseech you, O Lord, your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. Altogether, Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng ating simbahan. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. At ikatlo, para sa ating paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng ating Misa de Gallo mula December 16 hanggang December 24 ay sa ganap na ika-apat at kalahati ng madaling araw. Ang ating naman pong simbang gabi mula December 15 hanggang December 23 ay sa ganap na ika-lima ng hapon maliban sa December 17, araw ng Linggo, na gaganapin sa ika-anim ng gabi. Upang kayo po ay magabayan ng mga gawain dito sa Pambansang Dambana, please visit our Facebook page, Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng ating mga religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng mapagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang mga kabanalan, aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Agpapalain kayo ng mga parang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, umakyat ng taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang buong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanong sa kanyang kapangyarihan.